Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas Program Director Tab Baldwin na inaamin niya na mabigat sa kanyang part ang hindi pag-imbita kay Juan Gomez de Llano para sa practice ng ating Gilas Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin ito na sarado na ang pintuan para sa flashy guard na makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe na at i-hit na rin ang notification bell para lagi tayong ma-notify sa mga videos ko. Sinabi nga ni Tab Baldwin na pinapaalam na niya sa 6'2 playmaker na si JDL na iimbitahan niyang muli pagkatapos ng third window of the 2021 FIBA Asia Cup qualifier sa June. Sinabi pa sa kanya ni Program Director na ang pinakamahalagang bagay na nalaman niya ay ang laging bukas ang pinto ng Gilas para sa kanya. Si Juan Gomez de Llano ay isa sa mga nagpakita ng husay sa nakaraang tatlong laro ng ating Gilas sa FIBA Asia Cup qualifier na may average na 12 points, 3 rebounds and 3 assists in his 15.4 minutes of play in the first two windows to help the Philippines stay unbeaten in Group A. Matatanda ang hindi nakasama si JDL sa training sa bubble noong March dahil nga sa ginawang pag-trim ng team para makabuo ng final player, pero na-realize ni Coach Tab na ang pagkawala ni JDL ay isang malaking kabawasan para sa point guards, kaya muli itong iimbitahan pagkatapos ng third window para sa national team preparation for the FIBA Olympic Qualifying Tournament in Belgrade at sa 2021 FIBA Asia Cup. Narito ang mga mensahe ni Tab Baldwin patungkol kay Juan Gomez de Llano. "When we have the requirements of trimming the pull down, there's always going to be some thought choices and some thought calls, and at the end of this bubble, there's going to be some real thought cuts. So this is the process of selection and coaching, and it's the hardest part. Nonetheless, we have to face it head on, and we have to be grown men about it. We have to accept what happens and then move forward and help to build the program." Requirements nga naman ang pagbawas pababa sa mga player hanggang maging final 12 ang pool. Laging na riyan ang napakahirap mamili at napakahirap magpangalan sa mga ibabawas, at sa pagkatapos ng third window ay dito na magkakaalaman, dahil dito na gagawin ang tunay at napakahirap na pagpili. Sadyang ganito ang proseso ng seleksyon at isa daw ito sa mga pinakamahirap gawin. Ganun pa man ay kailangang harapin at tanggapin anuman ang mangyari and move forward at tulungan ng programa sa pagbuo nito. Yan ay ayon kay Program Director Tab Baldwin. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, paka-like naman mga idol at pa-subscribe na rin. Maraming salamat.